paano natin paghahandaan ang pagdating ng bagyong si Kamuri or tinatawag na bagyong Tisoy. Hello guys, what's up? Ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba natin paghahandaan ang pagdating ng isang bagyo. Although itong si bagyong Kamuri or si bagyong Tisoy ay mukhang hindi naman siya magiging super typhoon, pero mas mahalaga na mapaghandaan pa rin natin. Kasi hindi natin alam kung gaano ka lakas yung dala niyang ulan. At yung ulan, kung minsan, yun ang naninira. Pero bago ang lahat po, alamin muna natin kung kailan ba ang dating o ang landfall nitong si Bagyong Tisoy. Napanood ko sa PAGASA kanina na ang bagyo ay darating sa may Bicol region around Monday or Tuesday. At babaybayin nito ang Southern Luzon like Batangas, Laguna, Cavite at sa Central Luzon na rin. At bago ito umexit ng Pilipinas ay dadaan din ito ng Central Luzon sa may parting Zambales at doon na nga siya i-exit. Ngayon, paano ba natin paghahandaan ang bagyo? Unang-una sa lahat, dapat bago dumating ang bagyo ay i-prepare na natin itong mga to. Maghanda tayo ng pagkain or tinatawag na emergency kit. Sa emergency kit, nakapaloob dito yung mga pagkain. Mas maganda kung ilalagay natin ay mga pagkain na hindi na natin kailangan lutuin like mga dilata, tinapay. At magbaon na rin tayo ng maraming tubig. Ihanda na rin po natin. Kung kaya natin siyang ilagay na good for 3 days, mas maganda para sigurado tayong hindi tayo mauubusan sa panahon ng bagyo. Pangalawa, maghanda rin po tayo ng extrang batteries or power bank para sa ating cellphone para kung sakali man ay tayo ay nakakapag-communicate pa rin at nakakapanood ng mga balita, update tungkol dun sa bagyo. Pangatlo, kailangan meron tayong flashlight at make sure na yung flashlight natin ay merong sapat na baterya, fully charged at hanggat maaari magdala din ng mga extra batteries para sa flashlight. In case na mawalan man ng kuryente, normally talagang nawawalan ng kuryente sa panahon ng kabagyuhan upang maiwasan ang sakuna na may makuryente at may masunugan dahil sa electrical faults. Ika-apat po ay makipag-ugnayan sa ating barangay at alamin kung saan na ang pinakamalapit na evacuation area. Nang sa gayon, kapag tumama man ang bagyo, alam natin kung saan tayo pupunta, kung saan ligtas na lugar ang pupuntahan natin, nakasakasama natin yung mga nasa mga tao sa ating barangay. Upang tayo-tayo na rin po ay kaya nating i-look after yung mga kasamahan natin, mga kabarangay natin. Panglima, make sure na meron po tayong sapat na damit sa loob ng 3 araw. Supposedly, dapat sinasama po natin ito doon sa emergency kit. Meron tayong sapat na damit, mga medicine, at mga personal hygiene na mga gamit like alcohol. At sa panahon po ng kabagyuhan, kapag ka nandun na kayo sa senaryo kung saan bumabagyo na, maging alert lang po, presence of mind, huwag po tayong masyadong matakot at para hindi tayo mataranta, para meron pa rin tayong presence of mind, para magawa natin yung mga dapat natin gawin at upang ma-practice natin kung ano yung mga napaghandaan natin, kung ano yung mga preparasyon na ginawa natin bago pa man dumating yung bagyo. Doon po sa mga bahay natin, limitahan po natin yung paggamit ng mga electrical appliances, ano? So hanggat maaari ay kapag ka medyo alanganin na tayo at medyo lumalakas na ang bagyo at ang ulan, hanggat maaari limitahan natin paggamit ng kuryente, hanggat maaari kung pwede natin patayin ang main breaker, patayin po natin at hintayin natin na maging okay ang lahat bago natin ito buhayin uli.
Doon naman po sa mga lugar na madalas tamaan ng baha, make sure po na tayo ay umiwas doon sa mga mabababang lugar para makaiwas tayo sa baha, dahil bukod po sa sakuna na pwedeng idulot nito na tayo ay matangay o ang ating mga alagang hayop or sa isa sa mga kapamilya natin ay matangay ng baha, ang isa po sa pinaka nakakatakot din ay yung sakit na dala ng tubig baha, like leptospirosis at kung ano-ano pang dala nito. Kaya paghandaan po natin yon, pumunta tayo sa mga matataas na lugar upang hindi tayo matamaan ng sakuna dulot ng baha. At yun lamang po ang aking mga tips kung paano natin paghandaan itong bagyong darating na si Bagyong Kamuri o si Bagyong Tisoy. Kagaya po ng nasabi ko, hindi naman po siya kalakasan, pero mas maigi na po na handa tayong lahat para kung para nang sa gayon ay wala pong masyadong sakuna na mangyari, hangga't maaari po sana ay wala, totally wala. Kung meron man po, is within our control at sana ma-minimize natin yung mga damages na magiging na maidudulot nitong bagyong si Tisoy. Yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat sa pakikinig.